Alamin naman natin ang paghahandang isinasagawa sa lungsod ng Malabon na kilala bilang isa sa mga bahaing lugar sa Metro Manila. May live report ang kasama natin si Rhea Santos. Rhea. Yes, Ivan, mahalagang impormasyon ang ibabahagi natin sa ating mga kababayan ngayong umaga. Alam niyo po, hindi kailangan maging isang professional rescuer para malaman ang mga impormasyong ito. Bahagi po ng pagiging I am ready natin ang magkaroon ng kaalaman kung ano po ang dapat nating gawin sakaling maharap po tayo sa isang sakuna. Ang senaryo po natin ngayong umaga, may nalulunod. Alright, ano nga ba ang first aid na dapat nating ilapat? Makakasama po natin Ginoong Roderick Tongol, ang OIC ng DRRMO at ng PSTMO. Ginoong Tongol, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Alright, ito po yung scenario na natin ngayon, no? May nalunod, alright? Nire-rescue na po ng ating Malabon Rescue. Ano po yung kauna-unahang dapat po nilang gawin pagdating po doon sa bangka natin? So kailangan i-straight lang po nila yung tao na nalulunod at idalin po kaagad dito sa pampang. Okay. May posisyon ho ba ng pagkakahiga yung taong nalunod dapat? Nakatagilid? Nakahilata? Paano ho ba? Hanggat maaari, nakadiretso siya ng higa. Nakadiretso ho? Opo, nakadiretso. Oho. Yung mismong Malabon Rescue ho natin, ano ho ba ang mga nararapat na nandyan ho sa bangka? Kapag ganitong mga insidente ho ang kanila pong hinaharap. So dapat meron silang dalang mga gamit na pang-rescue, tapos yung life ring, life vest, at hindi sila dapat umalis nang hindi kumpleto yung kanilang personal protective equipment. Yo, dapat ganyan ho ang higa ng ating pong biktima at nakastrap ng mabuti. Yung pag-angat ho niyan, dapat dahan-dahan talaga. Ano ho? Yes, ma'am. So, ang scenario ho natin is ina-assume natin na unconscious. 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 So, ang biktima, pagka na naiangat na po ang ating biktima, let's say nandito na ho siya, anong tawag dito sa hinihigaan niya, sir? Ano po yan? Spine board. Spine board. Alright. Ano na po ang kailangan gawin pagdating po dito sa spine board? So kapag ka po naiyaho na yung biktima, alamin po muna kung mga vital sign, kung okay, unconscious o conscious yung biktima. Yan, inaalam po yung kapag hinga kung meron pong nakikitang paghinga yung biktima. Kung wala po, bibigyan siya ng dalawang blow or tatawag ka agad ng kasama para may tumawag na ambulansya. So alamin, pulso, o kaya kung humihinga pa. Tapos ito na ho, anong ginagawa niya na? Ayan, binibigyan ho ng dalawang blow bago po, yan, bibigyan ng air compression sa dibdib. Mga 30 times. Tapos iboblow ulit sa bibig para ho ma-revive yung biktima hanggat hindi pa ho dumadating yung ambulansya. Yung sinasabi niyo, ano ba yon? Kailangan may panyo? Hindi, yung ano lang yun para hindi magdikit yung ano nung mga tao. Ah, okay, okay. Tapos madali ho ba ang mouth-to-mouth resuscitation? Kunyari, sa bahay lang, madali ho bang gawin yan? Madali lang. At nagbibigay din naman kami ng mga tips at seminar sa mga barangay at sa mga komunidad kung paano yung gagawin nila kung sakali magkakaroon mo ng mga ganitong pangyayari. So ito ho, first aid na kailangan nating ilapat habang hinihintay po natin ang pagdating ng ambulansya, professional help, kumbaga. Yes, ma'am. Yes. Alright, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Tongol. Mamaya, pag-uusapan naman natin, mga kapuso, yung mga improvised floating devices na pwede natin gamitin. At syempre, first aid naman para sa hypothermia o yung pagbaba ng temperatura ng katawan ng tao. Samantala, back to studio. Maraming salamat, Rhea.